Ganto, trabahuhin mo yan, sabi ng hepe. Kailangan malaman niya resulta. Okay. Alfaro. Sir. Ganda mong mga tao. Nalakad tayo. Yes, sir. Tommy, sama mo naman ako. Don't worry, I will handle it with care. Maganto, sandali lang. Baka hindi mo kilala kung sino binabangga mo. I am the barangay captain here, and you have no right to arresting me. I will demand you in court. Anong I will demand you in court na sinasabi mo dyan? Didemanda kita. Human right by letter. Did you understand that? Human right by letter. Eh, hindi pala marumang English to eh. Ang galing. Ang sarap sa pera. Jamba lang yun. Ang lamit yun. Bakit mo kong sinapal? Sige, isama mo na. Human left and right. Meron pa isa? Ano? Police brutality. Gusto niyo ng animal left and right, ha? Sir, yung human right and left violator, matindi yan. Yun pa kaya animal left and right violator, mas masakit yan. Buti alam nyo. Sige, dalhin yan. Ba't ang sama ng tingin mo sa akin? Ha? Umuwi ka pa? O lalaki? Sige nga. Ikaw ngayon hindi uwihan ng asawa ng isang linggo. Anong gusto mo? Pasalubungan ka ng isang banda ng musiko? Aba, Romy. Pamilyado kang tao. Huwag mo kaming pabayaan. Ling naman. Marami lang akong trabaho sa police station. Ha? Lumalaki na mga anak natin. Hinahanap ka nila. Wala akong may dahilan dahil puro katrabaho kasi. Alam mo, Ling, huwag ka na magtampo sa akin. Bukas, off-duty ako. Lalabas tayo, okay? Mabawi ako, ha? Uy, ngiti na yan. Sari, sari. Uy, si Mami, kunyari, galit kay Daddy. Sir, saan ba tayo? Sa bahay. Bakit mo hininto? Para kinakabahan ako. Patay ko, kinakabahan din, sir. Umanda na naman yung mga dagahan sa dibdib. Tumingin ka sa harap, sir. Parang naparod ko na ito. Magsipaganda kayo. Tulinan mo. Huwag mong hininto. Yes, sir. Thank you.
Wala dito ang bangkay ni Maganto, ah. Naisahan tayo! Sa natanggap nating ulat kanina, napatay na ang mag-asawa. Kung hindi maagapan, ang batay tiyak na mamamatay. Gentlemen, I want you to rescue the victim immediately. Sumasakit na ang ulo ko dyan. Understand? Yes, sir! Marating na si Major Maganto at tiyak na ito'y makakatulong sa nasabing hostage drama. Sir, Oromi, mabuti't dumating ka. Situation, sir. Patay na yung mag-asawa. Nanganganib ang bata. Ikaw na ang bahala dyan. Do what you want. Okay, good luck. Sniper! Sir! Okay, men. This is an assault operation. Understand? Yes, sir! Okay, move! Ikaw! Katulad na rin ang tatay mo! Paglaki mo, malamot ka rin! Kaya tumahimik ka dyan! Kaibigan! Pag-usapan natin to. Lumayas niyo dyan! Kung hindi, papatayin ko ang batang ito! Move! Exact location mo. Okay, punta na kami dyan. Nanay ka ng nanay! Sumama ang nanay mo sa ibang lalaki! Sumigil ka sinabi! Mga kaibigan, kasalukuyan po nagaganap ang hostage drama kung saan ang hostage taker ay nasa impluwensya ng isinagbabawal na gamot at ang bata naman ay at narinuto na rin po ang mga alagad ng bata upang kausapin ang hostage taker na sumuko na. At nabigyan agad ng bata at nabigyan ng bata. Anong lagay bata? Eh sir, ang hirap po pakiusapan eh. Lasing ba? Hindi lang hulasing, mukhang bangag pa ho. Ganun na. Tata na! Iyak na iyak eh! Wala na, sumama na sa ibang lalaki na ni mo! Kaibigan, mag-usap tayo! Itawag niyo ako, bigay niyo ako sa nanay. Hindi kita kaibigan! Wala akong kaibigan! At hindi kita kilala! Marcos, kausapin mo muna at libangin. Ako nang bahala dito. Sir, hindi lang pala bangag ang tarantado ito eh. Pasag pa! Ako nang bahala rito! Pare ko! Ulun! Hindi kita pare! Hindi pa ako nagpapabitin pa lang! Pare ko! Sabihin mo lang ang gusto mo! Bibigay namin sa'yo! Ano ba ang problema mo? Bigyan mo ako ng helicopter! Helicopter? Wala problema! Ilan ang gusto mo? Saan na naman ako? Tarantado ka na lang! Buhay, anong kulay? Anong kulay gusto mo? Wala po titim! Kahit anong kulay! Sir, huwag mong galipin. Baka patayin yung bata. Kawawa naman. O nga naman, sir. Baka tuloy yan. Huwag nyo nga ako atatin! Nenebus tuloy ako eh! Disikante ko to! Pare ko! Pare ko, pakinggan mo nga ako! Anong ba ang gusto mong piloto? Babae o lalaki? Kahit bakla! Ba't na marunong magmaneho? Wala problema! Ibibigyan sa magaling sa blowjob! Pare ko! Ayun na! Lumalating na helicopter! Lumalating na pansuting na! Maraming salamat, pare! Ayun! Ayun! Sige na! Ayun na, helicopter! Pare ko! Atin helicopter! Ayun na!
sa'yo? Wala naman ang helikopter! Paano kawain Boy. Ng mano? Grabe! Tatlo lang ang kaya kong bilangin. Kapag hindi ka sumuko, lalagyan ko ng balang noo mo. Isa! Dalawa! Ano? Naihiga sa kalokohan mo? Marcos! Marcos, bigay mong kahilingan yan. Yes, sir. Parigo! Long time no see, ah. Oh, pare ko, buti dumating ka. Kailangan ko tulong mo. Ah, tulong ko? Oo. Oh. Oh, oh, walang problema. Riga! Iwakan po. Malangkit! Kaya nga! Mabuti hindi ko napakan. Gago ko. May pahililikampir ka ba? Ha? Bisa ka pala ni Malabaran! Antindi mo naman. Nakatago na nga. Nadukot mo pa. Sir, hindi naman po ako mandurukot eh. Ano hindi? Sinungaling! Mrs. Mrs. Sorry, sir. Miss na po ako. Wala kayong kasawa-sawa. Laman lagi kayo ng presindo dito. Pumares kayong dalawa, ha? Sir, nagdidalahin siya lang naman po kami. Makukulong kayo! Bilib din ako sa'yo, bata. Ang nipis-nipis na katawan mo. Murder pa ang kaso mo. Magpasalamat ka at mga tauhan ni Maganto ang nakahuli sa'yo. Kung hindi, matagal ka ng 6 feet below the ground. Oh, bakit? Anong nangyari dyan? Sir, biglang pumasok. Di ko na napigilan eh. Tawagin mo si Margaros Marcos. Sige po, sir. Tulungan niyo po ako para ngawa niyo na. Dalawang linggo kong pinaghirapan ang perang yun. Pinagpuyatan. Tapos ukol na pinang mga walang iyang yun. Ngayon paano na kami? Paano na ang nanay ko, ang kapatid ko, ang pag-aaral ko, ang pambayad namin ng bahay? Sir, tulungan po niyo kami, sir. Tulungan po niyo kung maibalik sa akin ang perang yon dahil kailangan ko po yon. Marcos, Mercado, I'll give you 24 hours. Hanapin yung dalawang bugoy na yun. Sir! Oh, Marcos, ano yung mga yan? Eh, nasungkit namin itong dalawang talantadong hold-upper na ito eh. Doon sa Santo Niño Church. Good work. Ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo nang gusto nyong gawin sa dalawang yan. Kulong na yan! Magandang gabi. Magandang gabi din po sa inyo, sir. Sino pong kailangan nila? Diyan ba nakatira si Bella? Opo. Asan siya? Nasa trabaho po. Sino ho sila? Tauhan ako ni Maganto. Si Bella ay nahanap ko. Eh, wala nga ho dito eh. Nasa trabaho. Ganun ba? Pareho, ha? Sige, pakita mo yung sinasabi mo. I will love you very much. I will give you everything. Mm-hmm. I will housing you. Ano ibig sabihin nun? Ibabahay kita! Ibabahay? Pa-English-English pa, hindi mo naman alay ibig sabihin. Kapag hindi ka sumama sa akin, magpapakamatay ako! Isasaksak ko ito tinidor sa leg ko! Ulol! Sige! Magpatuloy nga lang, sakot! You deputa kayo! Ayoko ng maling diskarte, ha? Sa susunod na gumawa kayo ng kalokohan, kakastiguin ko na kayo! Understand? Yes, sir. Ano pang ginagawa niyo dito? Balik sa trabaho!
Romy! Oh! Mac! Pare, musta? Ito, graduate na ako ng criminology. Talaga? Oo. Kaya nga ako nagpunta sa'yo, dahil naghahanap ako ng trabaho eh. Trabaho? Oo. Walang problema yan dito. Ang problema lang, walang sweldo. Ako naman, Romy naman oh. Di bale? Total, idol naman kita eh. Payag ako. Kaya lang, pag nagutom ang nanay at tatay ko, pati mga kapatid ko, susumbong kita kay Maganto. Pambira ka talaga. Di ka pa rin nagbabago ah. Hi, sir. Oh, bakit? Na-hold up ka na naman? Hindi ho. Magpapasalamat lang po ako. Kumusta nga pa ng pag-aaral mo? Pinagbubuti mo ba? Yes, sir. Very good. Pag nakagraduate ka na, makakakuha ka ng magandang trabaho. Ang sabi nga, ang edukasyon ay isa sa mga daan tungo sa maganda nating kinabukasan. Alam niyo, sir, hindi lang kayo simpatiko pag nagsalita kayo. Ang lakas ng dating niyo, nakaka-crush tuloy kayo. Anak, mahirap ang buhay ng isang pulis. Ang isang paa ay nasa hukay. Nay, sa buhay ng tao ngayon, kumain lang ang madali. Oo, ate. Pero pag minalas kang mabilaukan, tigba ka rin. Lintik na bata ito. Hindi na naubusan ang katwiran. Nay, iba na ang tinuturo sa eskwelahan ngayon. High-tech na tayo ngayon. Ay, nako, bahala na nga kayo dyan. Sir, daling ko lang to doon. Sige, o. Nabundi. Shhh, huwag ka maingay, baka marinig ka. Sir, nandiyan ang lahat ng kailangan nyo. Mission accomplished. Maasahan ka talaga, Belle. Siguro kapag naging policewoman ka na, magiging magaling kang intel agent. Sana nga ho, sir. Maraming salamat po. Oh, bakit mag-isa ka lang umiinom? Eh, anong pakialam mo? Asan ang dalawa? Nasa loob. Si Kawinsi, sinumpong na naman. Talaga naman, wala nang kasawa-sawa. Mga tarantado kayo, kala nyo di ko narinig pinag-uusapan nyo, ha? Ba't ka bumaba rito? May order sa itaas. Likidahin na raw si Maganto at ang kanyang mga aset. Okay yan ah. Magandang balita yan ah. Matagal nang katingkate ang kamay ko eh. Pasat nga! Bakit ho? Ano ho bang nangyari? Ba't di nyo sabihin sa akin? Ano ho ba talaga nangyari? Sabihin nyo naman sa akin. Ano ba talagang problema? Ano bang problema? Tony! Ano na naman? Tony! Ano ba talaga nangyari? Uy! Romy! Ano naginip ka? Uy! Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Wala bang dumating dito na mag-ina kanina? Wala! Ay naku, maligo ka na mabuti pa. May pasok ka pa sa trabaho. Ate! Anak ko! Ate! Buhay naman ang anak ko! Ate! 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 Ate
Yan ang hinihintay natin, si Tomagan. Tama, magandang pagkakataon. Umpisan ko na. Wag, agrabyado tayo dyan. Puro long arm dala niyan. Kaya na, ibang pagkakataon na lang. Belian! Kawawa naman ang anak ko. Belian! Belian! Anak ko! Sir, bigyan mo ng katarungan ng anak ko. Bigyan mo ng katarungan ng anak ko. Yari. Isang putok. Dalawang ibon. Pera. Paupo tayo, pare. Mabuti dumating ka. May problema ako, pare. May banta sa akin ng mga taong labas. Kailangan na kailangan ko ang tulong mo. Ganun ba? Delikadong buhay mo. Mag-ingat ka. Baka matiyamba ang kanila. Diba! Mga rebelde, ay kabaro at kalahi natin. Kapareho natin, Pilipino. Alam kong masakit at may pait sa inyong lahat ang nangyayaring ito. Ngunit alang-alang sa ating demokrasya at sa ating inang bayan, at kung kinakailangan natin magbuwis ng sarili nating buhay, ay gagawin natin. Understood? Yes, sir! Good. Okay. Take your position. Sir, bukang kalaban. Men, magsipaganda kayo. Identify yourself and your company. Sir, I'm Captain Reyes from Southern Police District. Taisan nyo kami, pati ang aking mga takuhan. Ganun ba? Men, alin na kayo? Sir, leader ng RAM,
Sergeant Gonzales. Sir. Yes. Come in. Over. Brother, this is Colonel Maganto. Kumusta ka, brother? Kung mare, huwag na tayo magsalubungan pa. Para huwag nang dumanap pa ng dugo. Basta ikaw, brother. Walang problema. Ariglado! Salamat. Sir, may tawag. Galing sa Makati. Hello. Okay. Parating na kami dyan. Okay. Captain Reyes, take over this place. Yes, sir. Men, let's move. Halika na. Bilisan nyo. Si Daddy. Masamang pinsala ang inabot ng hita niya dahil sa tama ng bala. Walang imang remedyo kundi putulin ang hita nito. Huwag niyo putulan. Huwag niyong putulin ang binti ko. Gawin niyo lahat na magagawa niyong paraan. Huwag niyo akong putulan. Ayoko magiging hotel! Ayoko! Huwag! Huwag! Ayoko! Mga anak, ipanalangin natin ang tatay niyo na huwag maputulan ang kanyang paa at maligtas sa tiyak na kamatayan. Ako nang bahala. Kaya ko na ito. Kaya mo na ba talaga, ha? Sigurado. Anak, huwag mong pilitin. Kaya ko to. Colonel, tingin ko magaling na magaling ka na. Okay na ako. Good luck. Salamat. Sir, medyo okay na pakiramdam ninyo. Pakiabot mo ngayon bill ni Mr. Maganto. Ito po. Colonel, ito po ang bill ninyo. Mami, ang laki nito ha! Teka. 1.8 million? Ling, ang laki natin naman nito. 1.8? Tawawa naman tong anak natin. Bisa kukuha ng pambayad yan. Hindi natin kayang bayaran yan. Pambihirang gobyerno to. Nagpapakamatay ka sa hirap. Ni hospital bill di mabayaran. Sabihin mo sa may-ari ng hospital. Hindi manda niya ako at ipakulong. Hindi ko kayang bayaran yan. Anak. Ayun na. Happy birthday to you.
Sinurpresa niyo ako, ah. Naghanda pala kayo sa akin. Maraming pasasalamat. Una sa Diyos. At sa inyo lahat. Wala akong may gaganti sa mga mabubuti niyong pakikisama sa akin. Dumating man sa buhay ko ang mga pagsubok, ay buhay pa ako at malakas. Marahil ay may mga bagay pa ako na kailangan kong gampanan sa buhay upang lalo akong makatulong sa mga taong hanap ay katarungan. Umasa kayo na hindi ako magbabago at lalo akong pag-iigtingin ang pagtupad sa aking tungkulin upang ganap ko mapagsilbihan ang mga taong kailangan ng aking serbisyo. Sa dami ng hirap na dinanas ko sa pagtupad sa aking tungkulin, ay wala na akong hangad, kundi kabutihan para sa mamamayan. Kung meron man na ayaw sa akin, na alam kong iilan lang, yun ay bunga lamang ng inggit upang ako'y hadlangan na makapagsilbi sa bayan. Ngunit alam ko, kapag ikaw ang Diyos, kaya nabuhay pa ako. Sa simula't simula pa lang, kapag diretso ang buhay mo, hanggang sa kahuli-hulihan, taas na ka, basta't matuwid ang buhay mo, haharap ka kahit kanino. Meron nga tayong kasabihan sa Ingles, "You cannot put a good man down." He's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, that nobody can deny. Sir, for good luck. May maganda akong balita sa iyo. Thank you, sir. You are a full-fledged colonel now. Talaga, sir? Oo. Congratulations. Happy birthday. Mabuhay si Kerdeng Maganto. Mabuhay. Salamat mga kasama. Ano pang hinihintay natin? Magsikayan na tayo. Walang iya ka? Ha? Bakit mo narep ang anak ko, ha? Anong hindi ikaw? Nahuli ka na nga eh. Walang yun ito. Masakit-sakit mo, ha? Gentlemen, salamat sa pagpapaunlak nyo sa imbitasyon ko. Isang mensahe lang ang nais kong iparating sa pagkakataong ito. At iyan ay kaugnay ng katanungang, paano ba natin mailalapit ang ating sarili sa mga mamamayan bilang man in uniform and a public servant, maging makatao at paglingkuran ang taong bayan ng buong pagmamahal at walang kinikilingan. Unang araw ko pa lang bilang provincial commander sa lugar na ito, katakot-takot na reklamo kagad ang nakarating sa akin. Malamang yari kay Maganto. Kasama ka doon. Ba't ako? Pare, ingat ka. Baka kamasilat ni Maganto. Ba't ako? Ito. Huwag kayo magtuturo. Baka manuno kayo. Ngayon pa lang, umpisahan na natin ang pagbabago sa ating imahe. At kung sino man yung mga bad eggs na yon sa ating hanay, tayo na mismo mag-alis. Nakikiisa ba kayo sa akin? Yes, sir. Okay, dismiss. Ibigay mo ito kay Mr. Rodriguez. Maraming salamat po, Mayor. Sana po makapasok ako sa trabaho. Huwag ka mag-alala, iha. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Maaasahan ko po ang tulong niyo, Mayor. Sige. Sige po, lalakad na ako. Eto na po ang kape niyo, Mayor. Papasukin ang iba pang bisita. Sandali lang po. Para kanino yan? Sulat sa akin, galing kay Colonel Maganto.
Meron din ako niyan. Isa rin ako sa mga pinadalhan. Ako isang driver, isang janitor at isang messenger ang pinapasok ni Maganto sa aking pabrika. Sa akin isa lang, pero tatlo katao ang ipinakiusap sa akin na bigyan ng trabaho. Ikaw, Mayor. Tatlo rin. Well, okay lang sa akin. Anak daw ng mga rebelde na napatay sa inkwentro. Ang pinag-aaral ni Maganto. Balita ko pati si Governor at ang iba pang mga negosyante ay binigyan ng toka ni Maganto. Tatlong college students ang pinag-aral ni Gob para kay Maganto. Bilib talaga ako sa utak ng Magantong yan. Si Maganto, talagang bilib ako sa kanya. At least sa panunungkulan niya, malaking pinagbago ng ating bayan, lalo na sa peace and order. Nananawagan sa inyo ang pamahalaan. Naway bukas ang inyong puso at isipan upang tayo magkaunawaan. Kami tahimik na mamamayan. At ang gusto namin ay kapayapaan. Ngunit nalilito kami kung sino ang aming tunay na kaaway at tunay na kakampi. Alam po ninyo, Apo, kung nasa panig po namin kayo, kami ang tunay niyong kakampi. Bukas ang aming mga palad at handang tumulong sa mga nangangailangan. Alam niyo ho, may mga taong dumarating dito. Di umano, galing sila sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. At lagi nilang sinasabi sa kanilang pagparito na kami kanilang tutulungan. Ang tunay na layunin ay kami ng aming mga lupain na minanapan namin sa mga ninuno namin. Totoo po yun. Kadalasan nangyayari sa barangay namin yan. Pero ako po'y muntik nang maging biktima ng panggagahasa ng mga taong mapagsamantala na yan. Kung ang kapalit naman ay ang buhay ng aking ama sa pagtatanggol sa ate ko. Dalawa ang kamay ng pamahalaan. Isa kami na narito ngayon upang ihain sa inyo ang kanilang alok. Ang mapayapa at maunlad na pamumuhay. Makakaasa kayo na tatamasahin nyo ang mga biyayang kaloob sa inyo ng ating pamahalaan. Bilang mamamayan, tungkulin natin ang makipagtulungan sa pamahalaan. Ang tulong na magagawa nyo ay ituro sa amin kung sino-sino ang mga rebelling NPA. At may nakalaan na 5,000 pisong pabuya sa sino man makakapag-report sa amin upang madakip ang mga kaaway ng ating pamahalaan. Colonel! Excuse po! Excuse po. Colonel, I want to tell you something tungkol kay Commander Perdi. Good. O kayo! Alin niyo ang dalawang yan? Kaya niyo mabuti, ha? Commander! Commander! Kumusta lakad? Ayos! Walang problema. Ang dalawang ito, ang magiging puhunan natin. Di ba kagali? Tama ka, Kaating. Jackpot tayo dyan. Maniwanan ko na kayo. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ang ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nagtalay ng hanggat tiyag. Pare, huwag ka maingay, ah. Bakit po? Huwag ka na magtanong, tukuluya kita, eh. Opo. Colonel, this is Commander Fergie. I am really telling the truth.
Adur. Adorable Mawanay. Mula ba naman sa Senado, hanggang dito sa Tumana, nagtututuro ka. Si Pinocchio, kaya humaba ang ilong sa kasinungalingan. Ikaw, lalong hahaba ang baba mo. Katuturo! Mabuti pa, Ferdy, para walang problema. Sumama ka ng mausay. Ang lakas naman ang loob mo, Magal. Nagsama ka pa ng alalay. Isang kuko, si Ador Mawanay. Alam mo kaya ako narito? Papatayin kita. Paano ngayon yan? Naunahan na kita. Eh di pusasan. Pero bukas lalaya din ako. Ah, ganon. Huwag mo akong sampalin. Commander din ako dito. Kaya ka lang matapang. Naunahan mo ako ng tutok. Iyan bang gusto mo? Sige. Putok mo na. Kung gusto mo, unahan mo na ako. Bangon niyo, ha? Sir! Sir, di ka tinablan, ha? May anting-anting ka yata. Bugoy, palagay mo sa akin. Di sigurista. Oh, subukan mo. Babarling kita. Huwag na, sir. Baka lumusot. Kawawa naman ako. Duwag ka pala eh. Tayo na. Yes, sir. Magsihanda kayo. Nasisiguro kong dito dadaan si Tomagan. Ipag-iigad din natin. Tama. Pagkamatay ni Commander Petty. Thank you.
Ngayon, saan tayo, sir, ah? Sir, sinisiguro ko sa inyo, marami sa kanila may tama. Gonzales, tumawag ka ng reinforcement. Ay, naku, ang bagal-bagal mo naman dyan. Bilisan mo nga dyan. O, ito, konting ingat lang, ha? Marinit. Ayan. Ano yung tinutugtog mo? Dahil ba maraming namatay sa atin? Ha? Kasusunod. Ikaw na itutumba ko. Huwag po, Commander. Walang niya ka, ha? Ha? Tading. Tama na yan. Mabuti't daplis lang ang tama mo. At hindi ka napuruhan. Maswerte ka. Kaading, hanggang ngayon hindi ko lubos na maisip kung bakit kapwa tayong Pilipino ay nagpapatayan. Ano na lang ang mangyayari sa ating pinaglalaban? At naniwala ka naman sa walang katapusang kasinungalingan ng ating pamahalaan. Kaya tagalin lang ka. Maaari. Pero kahapon, damang-dama ko sa tinig at baka sa mukha ni Maganto ang katapatan ng kanyang mga sinabi ay para din sa kabutihan nating lahat. Commander Lisa, alam mo naman siguro ang kaparusahan sa sino man tumiwalag sa ating samahan. Baka may balak ang lasunin ng isipan ng mga kasama natin. Huwag kang magkakamali, Kalisa. Tsak nahaharap ka sa Kangaroo Court. Kading, Commander Liwayway, masdan mo ang mga kasamahan natin. Yang mga batang yan, na dito na namulat sa karahasan, anong bukas ang naghihintay sa kanila? Ang pumatay at magpakamatay para sa kung anong prinsipyo at ideolohiyang ipinaglalaban? Ang mga magulang nila na namatay sa labanan at iniwan na lang natin ang mga bangkay. At sino pang susunod? Ang mga sugatan na ito na kung hindi dahil sa kalagayan natin ito, hindi alam kung hanggang kailan magtatago. Tulad natin yung mga daga na di na alam kung saan maglulungga hanggat may nasisilayan pa tayong pag-asa. Samantalahin natin ang pagkakataon na ibinibigay ng pamahalaan upang mayakap natin ang mapayapang pamumuhay at nang mabigyan natin ng pag-aaral ang mga batang yan. Kaading, ang mga katulad natin naglalakad sa kadiliman at ang kasunod nun ay ang ating mga anino na tumatakas sa batas na sa'yo'y nagbibigay ng liwanag. Tuloy mo. Ang iniisip ko lang naman, ang kapakanan nating lahat. Sigil! Kayo, walang patutunguhan ang usapang ito. Magpahinga na kayo!
pasensya. Lalaban ba tayo? Wag. Bakit hindi? May mga baril na ba tayo? Baka naman may masama mangyari sa atin. Ah, basta. Walang lalaban. Manalangin na lang tayo para walang mapahamak. Hayop ka talaga, ano? Bakit nilalasin mo isipan ng mga kasama natin, ha? Umahanga ako sa prinsipyo mo, Colonel Maganto. Naniniwala ako sa matapat mong layunin sa pagpapatupad sa batas. Ako at 10 ng aking mga kasamahan ay nais magbalik loob sa pamahalaan upang makamit ang payapang pamumuhay. Huwag kayo mag-alala. Makakaasa kayo na makakamit ninyo ang ipinangako sa inyo ng pamahalaan. Salamat, Colonel. Sir! Andito daw ang iba! Gomez! Sir! Do your job! Yes, sir! Okay, men! Let's move! Ng inyong pagbabago. Harapin nyo na ang bagong pag-asa. Makakaasa kayo, Colonel. Tanggapin mo nang hinaharap. Angelica, masarap ang ice cream. Kapag may kasama itong cake. Oo. Oh. Opo. Mm-hmm. Gusto mo bang ibili kita ng cake? Talaga po, sarap. O sige, ibibili kita ng cake pero sasama ko sa akin. Ay, talaga po? Oo, maraming cake. Halika na. Hanggang ngayon ba naman, hindi niyo pa rin natatagpuan ang suspect na ito? Wala pa, sir. Eh, yung pinapollow-up mo? Negative, sir. Negative? Bugoy ka, baka puro lakwatsa ka dyan, ha? Hindi, sir. Ikaw? Ayos na, sir. Umayag na sila. Good. Sir! Natagpuan ang bangkay ng batang babae. Sinong suspect? Isang pedicab driver, pero nag-addict. Okay, men. Let's go! Ang anak mo! Mrs. Kalamayan yung loob mo.
tutulungan ko kayo. Nakikita natin ngayon ang bangkay ng batang nawala at sinasabing itong batang ito ay kinuha ng pedicab driver tumuon sa ipinagbabawal na gamot. Habang pinapayapa naman ni Colonel Maganto ang nanay ng nasabing kaawa-awang bata. At kung makikita lamang ninyo, ang itsura ng bata ay kalunos-lunos at mukhang 10 demonyo ang gumawa ng nasabing krimen na ito. Anong oras nyo nakita ang bangkay? Naglilinis po kasi kami nang makita namin ang bangkay na yan, kaya isinumbong namin sa inyo. Sige, buhatin ang bangkay. Anak ko! Mga bata, sigurado nandyan lang sa paligid ng kriminal. Ngayon pa lang, umpisaan nyo ang imbestiga ng paligid. Maliwanag ba? Yes, sir. Mrs., ginagawa namin ang aming mga kaya. Lahat ng impormante namin ay kumikilos na. Sir, para na po ninyong awa, tulungan niyo po ako. Hulihin niyo na po kung sino man ang lumapastangan sa aking anak. Tanggapin niyo po itong konting perang naipon ko. Makatulong man lang sa investigasyon ninyo. Mrs., hindi ko po kailangan ng perang ito. Mas higit niyong kailangan yan. Salamat po. Hello? Yes, speaking. Ah, magandang araw po, sir. Oh, bakit? May ibig lang po akong sabihin tungkol sa batang ginahasa at pinatay. Sigurado ka? Hoy, Bugoy, huwag mo akong lokohin, ha? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Hindi po, sir. Totoo ang sinasabi ko. Saan matatagpuan yan? Good. Salamat. Mrs., mas makabubuti po kung umuwi muna kayo ng bahay. Tatawagan namin kayo pag may latest development na tungkol sa kaso ng anak nyo. Maraming salamat ho, sir. Hanap ko lang po ay katarungan. Pare, salamat. Naunawaan mo ako, ha? Kaya lang, pare. Itong inaanak mo, utumin yan. Pag galing sa eskwela, dito tutuloy yan para makapagmerienda. So, anak, bukas sasama ka sa ninong mo, ha? Pagbigyan mo ninong mo't magagarit yan. Eh, ninong, ano po ba'y paggagawa ninyo sa akin? Kaya mo, sasabihin ko sa'yo bukas pag nagkita tayo. Pare, patay. Mukhang maubos yata lahat ng sweldo ko dito, ha? Ngayon, pare, naniwala ka sa nasabi ko. Mama, pabili nga po. Ilan? Apat po. Ay, lima po. Salamat po. Boss, may kikim pa ba? Wala na ho, boss. Kanina pa ho ubos eh. Ne, gusto mo ng kikiam? Ayoko po. Alam mo bang masarap ang kikiam? Ayoko po. Ne, tama ka sa akin dun oh. Pakikikiamin kita. Ayoko po talaga. Masarap ang kikiam, dali. Ayoko po! Ayoko po! Halika na! Anong tingin-tingin mo? Wala ho. Wala. Wala ho. Tumama ka sa akin! Tumama ka na! Bakit ano ba? Pakikikim yung pambata, ha? Ano ba kasalanan ko? Sumama ka sa headquarters. Gusto kong makausap si Doc. Pakisamahan mo ako. Okay lang. Halipo kayo. Hoy, kayong dalawa, ha? Bantayin nyo mabuti ang Bugoy na yan, ha? Baka matakasan pa kayo. Sarge!
Najijingle ako eh. Sarge! Paano naman ako iihi? Eh, nakapusas ako, di ba? Sige! Sarge, mabuti pa. Ikaw na maglabas. Hawakan mo na. Sira ulo ka! Sige, tanggalin mo yan. Sarge, daan-daan ha. Hoy! Ginagawa mo akong bakla ha. Sige, jumingle ka na. Salamat sa tulong mo, ha? Walang anuman. Basta kayo, Colonel Maganto, walang aalalahanin. Oh, saan yung suspect? Sir, tumakas. Paano nangyari yun? Ba't yung pinabayaan? Mamamatay yun. Akala niyo mahuhuli niyo ako, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, nandito pa rin po si General Romeo Bailon Maganto sa palatuntunang magsumbong kay Maganto. Ito naman po ang inyong lingkod, Raul Bertudaso. Siyempre, tulad po ng dati, marami tayong mga aksyonan, maraming sumbong, maraming mga tutulungan, public service, siyempre, General. Tama yung kasamang Raul. Nitong mga nakaraang araw, ay may mga pulis tayo na mga nahuli. Yung gumagawa ng mga kalokohan, nangungutong, eh, lahat yan, binigyan natin ng aksyon. Sinuspindi natin. Para naman yung mga iba natin mga kasamahang pulis ay huwag madamay. Soledad, kailangan kumain ka na siyang ikalalakas mo. Roy, mamaya na wala pa akong gana. Tangina mo! Patahanin mo ako! Baka madamay kasi init ang ulo ko! Boss, one way ho to. Nasa tama ho ako. Anong one way? Walang one way sa akin! Umalis ka dyan! Kayo, boss, ang umalis dyan! Tangina mo! Oh! Oo, ka rin! Tangina! Anong gusto mo? Ha? Lolito! Pagpasensyahan mo na yan! Ano? Ang tapang-tapang mo kanina, ha? Huwag po. Hindi po ko lalaban. Boss, maawa kayo sa akin, boss. Hindi po ko lalaban. Halika! Sakay! Sige! Leng, ano ba yun? Ba't hindi pa sinabi sa akin lahat sa telepono? Salamat at umuwi ka dito sa bahay. Tulog na ang mga anak mo. Dahil kung hindi alam mo, pupunta ako sa ibang estasyon
at mananawagan sa mahal kong asawa na hindi na umuwi. Bakit ganon? Ibang tao? Puro trabaho na lang iniintindi mo eh. Pero kami mag-iina, wala kang panahon. Pero sa sambayan ang Pilipino, dakin at magaling ang asawa ko! Please, baka may makarinig na ibang tao. Di ba totoo naman? Nakahihiya naman. Di ba totoo naman? Totoo naman eh, sa ibang tao, magaling at dakin ang asawa ko. Pero sa pamilya mo, dapat naman yung kumpleto tayo sa lahat ng bagay dito. Kailangan ka ng mga anak mo. Kailangan ka ng mga anak mo. Higit sa lahat, kailangan kita. Lynn, pasensya ka na. Tumawag ang kapatid mo, nag-long distance dito kahapon. May sakit ang nanay mo. Malala daw ang sakit ng inay. Sir, si Rolito Go nakatakas daw. Alam ko. Tumawag na sa akin ang asset ko. Positive ang ibinigay na impormasyon. Doon sa isang bayan sa Bulacan, nagtatago si Go. Oo, pinatakas yan. Anong akala nila sa atin? Ngayon lang ipinanganak? Sir, anong plano? General, 3 milyon para sa'yo, para sa aking kalayaan. Di na, tayo na, tayo na. Ito na mag-drive. Diyan tayo. Yes, sir. General, mag-isip-isip ka. Hindi mo kikitain sa loob ng isang taon yon. Kahit anong kayod mo pa sa gobyerno. Yudi puta, binibili mong batas pati ako. Siguradong ganyan din ang ginagawa mo sa mga humuhuli sa'yo. Kaya hindi ka mahuli-huli kahit di ka magtago eh. Marinig ko pang boss mo. May paglalagyan ka. Tara! Meron tayong tinatawag na proper decorum at protocol. Kahit isa ka pang general. Ang ginawa ni Maganto ay nilabag niya ang rules and regulation. Coordination. At paggalang sa mga nakakataas sa kanya. He ignored the chain of command. Bakit isinuko si Rolito Go sa PACC? Anong kanyang plano? Magpalakas sa palasyo? Well, as we all know, ang talagang may trabaho nito ay ang PACC. Di ba? Maaaring disidido si Maganto. May turnover ang wanted sa PACC. In fact, napakita ni Maganto ang pagtulong ng PNP sa PSCC sa pamamagitan ng pagdakip kay Rolito Go. Na hindi mahuli-huli ng kahit anong law enforcement agent. And let me remind you, sir, Maganto is listed in the rosters of the PNP as one of its most outstanding officers. I think the three of you are showing your true colors.
Your arbiter is for Maganto. I'm just expressing an opinion, sir. I suggest you keep your opinion to yourself. I think Maganto is trying to play a game with us. So let's play a game with him. I'll give this game a nice code name. The Game of the General. And since you three are the arbiters for Maganto, watch me. I'm going to fire the opening salvo. Hello, Malacañang. May I speak with the president? Wala ko na wala kang nagawang kasalanan sa pagkaka-relieve mo sa TMG. Pero ano ba talaga ang totoo at bakit? Yan ang resulta ng pamumulitika at maling sistema na dati pa. Ang paghuli ko kay Rulitugo ay proyekto ng PACC. O anong masama doon? Ano pa? Isinurrender ko ang pugantin sa Rulitugo sa Presidential Anti-Crime Commission. At hindi sa PNP o DILG na gusto nila mangyari. Ito ang resulta. Bulok na sistema. Nagdulot ng matinding sama ng loob sa amin. Lalo na kay Inay. Ang pagkakarilip mo sa TNG, mahina na nga ang katawan niya dahil sa pagkakasakit. Lalo na hina. Napabilis ang kanyang kamatayan. At bago sa tuloy ang nalagutan ng hininga, anak, ang pangalan mo, Romy. Romy. Ang lagi niyong binabang. Papirma mo na ito sa budget officer natin. Yes, sir. Kailangan niyo raw pong pirmahan yan, sabi ni attorney. Okay. Siya nga pala, sir. Ipinaalala ko lang sa inyo na bukas ng umaga, kailangan niyong siputihin ang imbitasyon ng Senado. O nga pala, no? Para saan yun, sir? Ang hirap sa mga yun. Ang tatagal na sa Senado. Eh kahit anong paliwanag mo sa English o Tagalog, hindi nila maintindihan. Eh mabuti pa yung mga hindi nakatapos ng pag-aaral eh. Naiintindihan nila kung anong color coding. Relax, General. Relax ka lang. Bubusisiin ko ang libro para malaman natin kung saan tayo po pwede pumesto para sa implementasyon ng color coding. General, good morning. Alam naman natin di pa purang Senado, kaya nga tayo nakita-kita rito. Pero alam kong lahat kayo kaysa ko, dahil alam kong lahat kayo ay pabor sa color coding. Walang sawa kayong sumusulat sa pahayagan at nagbabalita sa radyo at telebisyon. Attorney, baka pwedeng pagpatuloy muna magpapaliwanag. Medyo
Masama pakiramdam ko eh. Pasensya na kayo. Excuse me. Attorney Talk of the Town po ngayon ang color coding. Ano po ang masasabi ninyo regarding dito? Well, katulad nga na sinabi ko tungkol sa color coding, hindi pabor ang Senado. Pero yan naman ay unang hearing pa lang. Magkakaroon pa ng pangalawang hearing. At ako'y naniniwala na sa pangalawang hearing ay mapagbibigyan tayo na ma-implement ang color coding na yan. Attorney, regarding dito sa color coding, sinasabing ito raw ay anti-poor. Anong masasabi niyo dito? Well, ang masasabi ko sa nag-oppose dyan sa color coding, ay huwag naman sana silang masyado makasarili. Pagkat ang color coding na ito ay para sa kapakinabangan ng lahat ng motorista dito sa Metro Manila. Kaya sana ay magising ang mga diwa ng mga senador na yan at ito ay mapagbigyan nila para ma-implementa. Para sa nakararami, masyado kaming maraming lalakarin pa. Would you mind na magpapaalam muna ako sa inyo? Excuse me. Color coding scheme. What a stupid idea. Wala bang ibang maisip si Baganto para lumuwag ang trafiko? Isang araw na hindi mo magagamit ang iyong sasakyan? Palagay ko tama si Maganto. Makabubuti ito para sa lahat ng mga may sasakyan. Tipid gasolina, tipid gastos, at pabor na pabor sa lahat ng mga motorista. Diba? At sa pag hindi mo paglabas, pwede mong ikondisyon ang sasakyan mong ginagamit. At iwas aksidente. I cannot agree. Mababaw na dahilan yan. Marami nang nagko-complain. Yung mga pamilyang iisa ang sasakyan. Paano raw nila ihatid ang kanilang mga anak sa eskulahan? Itong color coding scheme ni Maganto, pabor sa mayayaman. Yung maraming sasakyan. Anong gagawin natin para mapigil itong color coding na ito? General, di ka namang desisyon kung anong dapat gawin. Madali yan. Ilipat natin si Maganto sa Navy. Pero imposible yan, General. Walang lateral entry mula sa PNP papunta sa Navy. Mahina talaga itong arbiter ni Maganto. Wala pa sa korte ang kaso. Talo na. Ang ibig kong sabihin sa Navy, floating. SBMA. SBMA? Di ba may nakapwesto na ron? Si Richard Gordon? Kung ako sa inyo, isasauli ko ang aking bituin sa balikat, doon sa langit. SBMA, ibig sabihin sa bahay muna ako. Floating status. Malay, ano man ang pag-usapan natin? Salamat, Lynn. Di natatatag mong loob ko. At sa mga susunod pang araw, makapagsilbi na ako muli sa pamahalaan at sa taong bayan. Manalangin tayo ng taimtim. Naniniwala ako, mababalik ka sa serbisyo. Daddy, akala ko ba tuturuan mo ako ulit bumaril? Oo, halika na. Okay, load mo. Firing! Baka naman pumipili ka ng pupwestuhan mo, kaya hindi ka mabalik. Bakit hanggang ngayon? Floating ka. Charlie, matagal na tayong magkaibigan. Kilala mo na ako. Hindi ako materyosong tao. Kahit anong posisyon sa PNP, tatanggapin ko. Mahalaga sa akin ang makapaglingkod ako sa mamamayan. Kahit sa impyerno, ipadala nila ako, payag ako. Kung kailang iharap ko sa kanila si Satanas, gagawin ko. Makita lang nilang totoo ang aking serbisyo para sa tao. Pero alam mo, General Maganto, ikaw lang ang author ng color coding. Pero salip, anong nangyari? Nasilipan nila ang negosyo ng pamilya mo, kaya dapat lang magnegosyo. Ngayon talaga magagaling ang tao sa gobyerno. Ingit lang naman yan eh.
Kung di ba naman, mantakin mo. Nasa Navy ako ngayon. Teka, paano nangyari yun? Hindi ba't nasa PNP ka? Ang ibig ko sabihin, floating ang status ko ngayon. Wala akong assignment o pinagkakopisinahan. Oo nga, ano? Pero alam mo, nalulungkot ako eh. Gusto ko pang maglingkod sa sambayan ng Pilipino. At higit sa lahat, makatulong ng malaki sa ating pamahalaan. Pero wala tayong magagawa. Di bale, malinis at tapat ka naman. Ano kaya ito? Hello? Ah. Ha? Bakit may problema? Hello? Hello? Nakasawat anak ko. Ha? Good work. Mga kasama, konting oras na lang at mapapasakamay na nating lahat ang ating hinihintay. Higgs, huwag mong paikutin ang tumbong ko. Baka ikaw ang sumirko. Wala akong tiwala sa mga galamay mo. Titiyakin ko sa'yo. Yung mga tao mo? Hanggang ngayon wala pa. Ano ba talaga totoo? Itong samahan natin? O yung maitim mong plano laban sa akin? Sator, patabil kang magsalita. Matalas yung dila mo. Ikaw din. Baka sumugat sa'yo yan, hindi ka na makabawi. Bakit hindi natin pabayaang hintayin yung ransom money? Tapos, biyakin natin, parehas. Pagkatapos nun, galit-galit tayo. Pweh! Amoy na amoy ko na sa kidnapping ito, ako ang madidiin. Sa tanda mong yan, Jigs, malawak na ang koneksyon mo. At yung mga kaibigan mo, opisyal, di ba? Sino ngayon ang isasakripisyo mo? Di ba ako? Unggoy! Hindi pwede mangyari yan. Sator, huwag mo akong pagdudahan. Kung may koneksyon man ako, akin lang yun. At wala akong planong hudasin ka. At kung ano man ang gusto mong mangyari, gawin mo! Tama ka! May 2 oras pa maginang yan. Pero kung hindi sila tutupad sa usapan, isintensyahan ko na yan. Eh, di gawin mo ang gusto mo! Sige! Sinasabi ko na ako. Magtingala kayo! Magtingala ako alam dyan! Spread out! Bale! Bakit? Bakit tayo doon? Dali, ano? Ha? Doon!
ha? Doon, doon! Ayan! General! Maraming salamat. Isang magandang regalo ngayong Father's Day ang maibalik ang asawa at anak ko. Wala ka naman yon. Kahit kanino, handa akong tumulong. Mga kasama, dali natin mga bugi na yan. Kasalanan. Wala ako naging kasalanan kanino man. Wala ako hinangat, kundi tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong ko sa abot ay mga kaya. Pinagretan mo sila ng tarungan, kaya inatulungan ang bigat na kapatid. At ngayon ako pang nagdurusa. Pinagdurusaan mo ang iyong kababayan. Ang galang na hukom, ang mga taong nasa harapan ko, sila ang mga natulungan ko. At halos pati ng kabuuan ng buhay ko, binigay ko sa kanila. Katarungan! 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 Ning! 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 Nananaginip ka na naman! Ning! Kahit dilat ang mata ko, bangungot pa rin sa paningin ko